Ang sabi ng grupong Isang Bayan, isang koalisyon ng mga nasa oposisyon, hindi raw tatangkilikin ng publiko sa election 2022 ang tambalang Duterte-Duterte o Mayor Sara Duterte sa pagka-presidente at Pangulong Duterte sa pagka-vice-presidente. Sabi naman ng palasyo, kita-kita na lang daw sa araw ng eleksyon. Pero sabi ni Inday Sara, hindi raw niya maintindihan kung bakit tila nagsasampalan ang dalawang panig tungkol sa Duterte-Duterte tandem. Una raw sa lahat, sinabi na raw noon ng kanyang amang pangulo na sa paniwala nito, hindi siya akmang maging pangulo dahil isa siyang babae. Nang tanongin ng GMA News kung siya ba'y tatakbo sa pagkapangulo, ang sagot pa rin ng alkalde, no comment. Tinanong din tungkol sa posibleng pagtakbong bise ng pangulo ang dating running mate ni Duterte na si Congressman Alan Peter Cayetano. Sa kanya raw opinyon, sana raw wag na lang, baka rin daw maging ugat pa ng away o hindi pagkakaunawaan. Sabihin ko sa kanya, boss, isa ka sa naging pinakamagaling na presidente. Baka tamaan pa yung legacy mo at you know, marami pang issues. Alam mo, kahit sinong susunod na presidente, kahit si Lenny, magtatanong sa'yo yan. So just be the elder statesman. At paano kung yung manalo, hindi yung in-endorse niyang presidente? E de mag-aaway pa sila. Oh, this time around, 6 years. Wala siyang power. Diba, hinihintay lang niya. O kung may mangyari sa presidente, mapagbibintangan pa siya. I'm sure the president will listen to all these well-meaning remarks, no? Particularly coming galing po kay dating Speaker Alan Peter Cayetano na naging rating mate niya noong 2016. Wala pa naman pong decision kasi si Presidente Duterte. So lahat po ng gusto magmungkahi, magbigay ng suhestyon, welcome naman po sila dahil nasa proseso pa lang ng pagdedesisyon ang ating presidente. Nauno nang sinabi ni Cayetano na seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkandidato sa pagkapangulo. Ang partidong PDP Laban ang umuutyok sa pangulo na tumakbong bise sa isang pagtitipong binasbasan ng chairman nitong si Pangulong Duterte. Pero tinutulan ni Senador Manny Pacquiao, ang presidente naman ng PDP Laban. Hinihintay pa raw niya na makausap ang pangulo matapos ang busot. I'm hoping na magkaroon ng meeting with the chairman of the party para pag-usapan yung partido namin, para makapag-usap din kami at may mga suggestion at saka proposal din ako for the party to strengthen the party. Dati nang sinabi ni Pacquiao na pag-iisipan niyang tumakbo sa pagkapangulo. May komento din si Senador Ping Lacson kung sakaling matuloy ang tambalang Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte. Ang political dynasty nasa constitution pero walang enabling law, walang mapagsasabi na unconstitutional o legal. But on parang general speaking, unconstitutional nga. Pero hindi rin masasabing ganun kasi nga walang enabling law. Tungkol naman sa kanyang plano para sa 2022, dalawa lang daw ang pinagpipilian ni Lacson, tumakbo sa pagkapangulo o magretiro. Dati nang tumakbo si Lacson sa pagkapangulo noong 2004. Bukas daw si Lacson na magpaampon sa isang political party, pero mukhang hindi sa grupong Isang Bayan na may imbitasyon daw sa kanya. I saw the interview of the lead convener, former Justice Antonio Carpio. Ang sinasabi niya doon, wala ako sa consideration, precluded na ako eh. Only because ako yung nag-sponsor ng Anti-Terrorism Act nung nasa Senado. Any self-respecting person or individual na preclude ka na, tapos ngayon iimbitahin ka, meron naman siguro akong sariling respeto sa sarili ko para pupunta pa ba ako dyan sa inyo? Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.